Dalawang katao patay habang isa sugatan nang sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa kasalubong na tanker truck sa Cuenca, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Anak, mahal na mahal kita, anak. Hindi ko matanggap sa wala ka sa amin. Pero kailangan ko tanggapin at kailangan ko tanggapin. Dilitin mo yung balik kang buhay. Ito na ang huling mensahe ng inang si Marchie sa kanyang yumaong anak matapos itong maaksidente noong Linggo ng gabi. Sumalpok kasi ang sinasakyang motorsiklo sa kasalubong na truck habang binabagtas ang pakurbang bahagi ng kalsada sa barangay Dita, Cuenca, Batangas. Ayon sa pulisya, patungong Lipas City ang tanker truck habang mula naman sa barangay Dita ang mga biktima na pauwi na ng bayan ng Cuenca. Medyo kurbada. So ito pong motor na to, lula ng tatlong minor de edad nga, na kung saan ang driver ay 17 years old na si Jan Royo. Sumabertik siya sa isang sasakyan. Pag overtake niya, hindi niya siguro natantya, no? Yung parating at medyo kurbada. Doon ho nangyari ang insidente. Sa CCTV footage na ito, makikita ang pagdaan ng mga truck na patungong Lipas City. Maya-maya pa, may isang paparating na motorsiklo at sumalpok sa ikalawang truck. Tumigil ang ikaapat na truck at pumailalim ang isa sa mga sakay ng motorsiklo. Kinilala itong si John Paul Mischola, 19 anyos at residente ng Barangay Dita, Cuenca, Batangas. Tumalsik naman sa kalsada kasama ng motorsiklo ang 17 anyos na driver habang naiwan naman sa kalsada ang 16 anyos na si Oswil Magpantay. Labis na paghinagpis ang nararamdaman ng mga magulang ng mga biktima. Sobrang sakit! Sobrang sakit bilang isang ina! Sobrang bait! Napaka-responsible na bata! Napaka-masunuri na bata! Hindi sumasagot na bata! Bigyan ng leksyon yung driver kung buhay. Kasi may nagsasabi patay. Nagsasabi buhay. Kasi ayoko na mangyari pag lahat na naglaylo, lamig na lahat, baka gawin na naman. May madama niya naman dalawa. Eh yung isa, yung best friend niya, lasing. Sabi raw, papatid na sa bahay nila. Ay naisip daw ng anak ko, nasamahan, at baka raw, kahit naka-backlight, baka raw mahulog sa motor. Sana hindi ka na nagpumilit malamang na ihatid siya kasi alaman niyo naman na lasing na. Tsaka hindi ko talaga matanggap po na wala na ho ang aking anak. Deserve, hindi niya ho kasi deserve na maagang mawala. Sa imbestigasyon ng pulisya, galing sa inuman ang mga biktima at pauwi na nang mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya at sa pamilya ng mga biktima, nakipag-ugnayan na ang kumpanya ng truck sa kanila. Samantala, sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng 17 anyos na driver ng motorsiklo na kasalukuyang nasa pagamutan. Paulit-ulit naman ang paalala ng pulisya sa mga motorista na siguraduhin nasa kondisyon ng sarili at ang sasakyan bago magmaneho. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.